갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. What's up mga kablod, it's me again, I'm back with Stop TV channel. So guys, makulimlim ngayon dito sa South Korea. Ay siya nga pala, happy Father's Day po sa lahat. Sa lahat ng tatay at nanay na naging tatay, ate na naging tatay, kuya na naging tatay, at sa mga magiging tatay pa lang, special shoutout po sa inyo lahat. At happy Father's Day po, lalo na sa mga kagaya namin o kagaya kong OFW na piniling lumayo sa pamilya upang mabigyan ng magandang kinabukasan. Tinitiis ang mga importanteng okasyon ng buhay namin na usually dapat magkakasama ang buong pamilya. Pero sinasarili namin, tanggap namin na talagang ang buhay ganyan. Kailangan mong dumiskarte para rin saman sa kanila yung ginagawa namin sa kinabukasan nila. So shoutout sa inyong lahat. Particular na sa OFW dito sa bansang South Korea. Shoutout po sa inyo lahat. At happy Father's Day po. Stay safe po mga kabulol. Alam niyo po. So talagang digit at napaka makatotohanan ng buhay dito sa South Korea. Puro factory mga kabulol. Ang laking solar panel. Oh. Tsaka pala guys, ito ngayon lang tayo nakagawa ng video dahil nabisi tayo at nag part time tayo. So sayang din yun mga kabulol. For today's video, pag-uusapan natin kung pwede ba yung ganun ginagawa ko, nagpa-part time ka, nagsa-sideline dito sa South Korea. Alam naman natin na bawal yun kahit saan man bansa yung mag-part time ka, dahil pag naseta ka, yung working permit mo iba yung company na nakalagay, kahit may papel ka o may visa ka dito, working visa, kung allow ba na makapagtrabaho ka sa mga ibang factory o ibang company. So standby lang mga kabulol, hanap lang tayo ng medyo magandang spot. Tingnan nyo mga kabulol ang Korea kapag weekdays. Kabulol kasi na practical lang po. Isipin mo yung isang araw mo rito, 4,400 pesos, depende sa palitan. Isang araw lang yun ha. Yung isang araw na yun, ilang araw mo tatrabawin sa Pilipinas? Kung yung sahod mo dun, in average ka lang, hindi ka sumasahod ng 500 a day o 700 a day. So, 7 times 5, di ba 3,500 lang mga kabulol? Pitong araw mo tatrabawin yun, kulang pa, samantalang di o 8 araw. So dito, isang araw lang. So, ginagrab ko lang yun mga kabulol. Yun lang iniisip ko. Sa hirap ng buhay ngayon mga kabulol, hindi pwede yung tatamad-tamad ka talaga. Maharte. Lalo na, hindi naman habang buhay, nasa Korea tayo. Kaya ka tayo pumunta ng Korea, hindi para ano. Dahil kung hindi ka rin naman pagod, okay lang din naman. Kaya mo magtrabaho, hindi masakit ang katawan mo. And then go. There's no reason na tamarin ka. Ngayon, kung tamad ka, talagang wala kang magagawa. Kasi ang katamaran, isa choice yan eh. Choice mo yan eh. Hindi naman yan na ano yan eh. Kasi bakit pumapasok yung katamaran sa isang tao? Dahil hindi niya nagugustuhan o hindi niya gusto ang ginagawa niya. Kaya in short, tamad siya. Pero kung gusto mo yung ginagawa mo, desidido ka. Eh talaga sisipagin ka kasi nag-i-enjoy ka. So ganun po yung basihan ko sa pagiging tamad. Choice ng mga tao yan. Mas pinipili nilang maging ganun. So guys, yung pagpa-part-time dito, hindi ina-allow ng Korea, yung government nila. Talagang pag nahuhuli ka, syempre, pwede kang mapadala ka agad sa Pilipinas kasi magkakakaso ka nun. Pero sa usually sa, ano, tawag dito,
sa case ko, dahil matagal na ako rito, mag 11 years na tayo sa susunod na taon. So hindi naman ako nagpa-part-time sa alam kong parting soul, yung talagang sitain ng mga migmig o yung immigration na tinatawag namin dito, migmig ang tawag namin, o yung mga artista, producer, yan. Yan ang mga lengguwahe namin pagdating sa mga bagay na ganyan. So sa aking case, mga kablol, alam ko bawal yun, pero yun nga, wala kaming pasok ng Sabado Domingo madalas. So imbis na nakahiga lang tayo, nakailatay sa kwarto, magunat na matawag dito, mas madalas sumakit yung katawan natin dahil sana yung katawan natin ng mula umaga Lunes nagtatrabaho tayo. So sayang, nasasayangan ako sa araw, dahil na pwede naman tayo kahit Sabado lang, tulad nito Linggo nagpahinga. So magbalik tayo dun sa topic natin. Kaya naman na mga kablol, na nagagawa ko yun dahil tinutulungan ako ng isang adjusin namin. Hindi naman kasi ako pumupunta na kusa akong pumunta sa isang factory para magalok ng trabaho kung nangangailangan sila. So inalok niya ako, sabi niya kung may gagawin ka o wala, gusto mo sumama ka sa akin, factory namin na busy. So pwede ka mag part time every Saturday. So yun, so sumunod ako tsaka sinunduan niya ako ng umaga ng alas 5:30 ng umaga. And then dinala ko niya sa factory. Actually, hindi lang yun ang pinagtrabaho ko ng part-time. Malapit din dito sa amin. Yung pinupuntahan namin pinag-part-time, mga probinsya. Yung hindi kagad mapupuntahan o hindi pinupuntahan talaga ng ano, ng mga taga-immigration. Kasi alam ng mga yan kung saan lugar yung maraming puno ng mga illegal workers. Tinitimbrihan na yung mga yan. So ako, may working permit ako, may visa ako. Ang diskarte kasi doon, kapag alam mo dumating yung migmig, pwede ka lumabas ng factory. Basta huwag ka lang mahulihan na nagtatrabaho ka ng immigration sa factory yun. Halimbawa, nakakita ka ng migmig, dadating yan, siyempre, nakasasakyan yan. Pag nakita mo na sila, labas ka ng factory, tsaka ka maglakad sa daan. Hindi ko nila pwedeng hulihin. Kasi hindi ka nila nakita ng naispatan na nagtatrabaho sa isang factory na hindi naman nakalagay sa visa mo. O hindi yun yung original na amo mo. So yun po mga kablol. Sa lahat na solid kablol ko dyan, so kumusta po yung araw natin ngayon mga kablol, araw ng Linggo. Have a blessed Sunday po. So ito, nasarapan tayo sa pagtulog, kaya medyo tanghali na nung bumangon tayo hahapon na. Usually sa mga gantong oras, tirik na tirik pa yung araw Alas 8:30 na rito, medyo maliwanag pa. Pero ngayon siguro dahil makulimlim, kaya medyo umaambon. Pero so ayan yung mga view dito sa lugar namin dito, probinsya. So madala lang pumupuntang immigration at wala pa. Kaya yung topic natin ngayon for today, kung pwede ba, kung advisable ba yung ganun, nasa sa inyo naman yun kasi kung talagang alam nyong illegal yung ginagawa nyo o wala kayong papel, kaya ito yung pagkakamali ng iba, pupunta pa sila sa mga pampublikong lugar tulad ng mall, market, ganyan. Tsaka yung araw pa ng mga matatao. Natural lang immigration, mautak din yan. May mga nagtitip, nagbibigay ng mga ano sa kanila na to ganyan. Kaya maraming kababayan natin na nahuhuli, na napapauwi, na illegal ang ginagawa nila. Nagmumotor, laseng, nakainom, walang helmet. So yung iba, hindi na sila nakaka-uwi ng Pilipinas dahil kahit legal sila, once na nahuli sila na nagmumotor, walang helmet, record na yun, may kaso ka na. Pagbalik dito, mahihirapan ka na kasi kikitain na yung record mo ng may record ka na. So mahirap nang bumalik. Yung iba mahutak din, hindi na sila nagbabakasyon. Kaya ako nagpa-part-time dahil may target age ako. Pagdating ng edad na yun, gusto ko naman na magpahinga. Yung hindi ka na magtrabaho, yung pera na ang nagtatrabaho para sa'yo. Kaya kailangan natin ang puhunan. Deserve din naman natin yun. Hindi naman yung ibig sabihin na hindi na ako magtatrabaho. Nakahiga na lang ako, nakaupo. Siguro magtatrabaho ako nun, kung ano, I hope and pray na magkaroon ako ng sarili kong business. Yung ganun na lang, i-handle. Pero yung nakikita ko rito yung mga Koreano, edad 60, 70, nagtatrabaho pa sila ng pagkabigat-bigat. Tapos sinisigawan pa sila. So, yun ang ayaw kong maranasan. Yun ang pinagkaiba ng mga Pilipino tsaka Koreano. Mga Koreano, kahit edad na 80, basta nakakapaglakad, nakakagawa sila ng trabaho na kaya nilang gawin, nagtatrabaho sila. So sa Pilipinas, yung edad na sa 70, 65 ganyan, may mga sakit na usually, kadalasan, nasa bahay na lang yun, hindi ho ba? So gusto ko rin naman na pagdating ng araw, pag dumating yung
comfort zone natin yung edad na yun. So gusto ko settle na yung buhay natin. Hindi naman tayo nag-aangad ng marangyang kabuhayan o yumaman. Yun, deserve lang natin yung sakto lang. At igit sa lahat yung siyempre walang nagkakasakit. Doon sa tutusin lang, ilang beses ko na rin sinabi sa sarili ko, kada sakay ko ng aeroplano, isang beses ko na lang napagsakay ng aeroplano to. Pag umuwi ako sa Pilipinas, hindi na ako alis. Kasi sino ba naman ang kung gusto yung mawalay ng matagal na panahon sa mga pamilya, sa anak, siyempre. Nung umalis ako, hindi pa gano'ng naglalakad yung anak ng bunso na babae. So ngayon, malaki na siya. Almost na siya. Actually, panibagong kontrata ko yun eh. Si 6 years old na siya. So, ilang months lang, isang buwan lang yata, o ilang buwan lang yung nakasama ko siya sa 6 na taon na tinagal-tagal ko dito sa South Korea sa unang kontrata ko. So, magsi 6 years na ako dito sa pangalawang kontrata ko eh. Magsi 6 years na rin yung anak ko. So, ang tagal, di ba? Mga pusa. Si Lola. Taas dito mga kablol. Oh. Ganda dito na. Yan ang Korea na hindi mo makikita sa Pilipinas. Kung may drone lang sana tayo. Pagdating kapag sinuwerte, pagdating ng araw, makakabili rin tayo ng drone para maipakita ko sa inyo yung buong view dito sa aming lugar. Kaya kayo mga kablo, lalo na yung mga aspire na nag-a-apply dito o papunta pa lang dito sa bansang South Korea. Pagdating nyo rito, dapat ang mindset nyo nakahanda na kayo, nakaready na kayo. Hanggat may opportunity kayo o kaya ninyong kumita ng pera sa legal na pamamaraan, i-grab nyo na. Ibig ko sabihin eh, kung halimbawa may isang katabi kayong factory dyan na nangangailangan for kahit tig isang araw man lang sa weekend kung wala kayong pasok, pasukan nyo. Ang pinaka main target natin kasi dito sa abroad is kumita tayo ng pera, makapag-ipon tayo. Napakahirap ang buhay sa Pilipinas, naiintindihan ko yun. Kaya maraming tayong kababayan na pinipiling mag-illegal nila rito, mag-illegal dito, mag-TNT, yung pagkatas ng kontrata nila, hindi sila uuwi, babalik at maghahanap. Dahil nga naman sa hindi natin masisisi sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas. Bago tayo sa Pilipinas, kung kakagraduate mo lang, high school yan, gusto mo magkaroon ng experience. Bago ka nila tanggapin na ang daming interview na pagdadaanin. May first interview, second interview, may tinatawag pa silang final interview. And then kapag magpapa-requirement sila, sang katutok na requirements, akala mo mag-abroad ka. Eh yung sasahurin mo lang naman magkano, di ba? Kaya yan ang isang nakakalungkot na hindi ko maintindihan ba't ganyan yung nangyayari sa Pilipinas. Unlike dito sa South Korea, ang daming factory na personality mo lang, appearance mo lang pag pumunta ka. At tanggap na, trabaho ka na kagad. Sa atin hindi pwede kasi yung ganun, hahanapin ka pa nila ng criminal record, may police clearance ka na, may NBI pa na kailangan, hindi ba? Hindi ka naman nag-apply sa international. Tsaka tawag dito, aminin nyo man na hindi, ganyan sa Pilipinas. So mag-ipon tayo hanggat andito tayo, mga kabulol. Yan ang pinaka-main target natin. Nang sa ganun, para umuwi tayo ng Pilipinas, meron tayong mabubuksan na kahit maliit man lang negosyo, and then palaguin natin yun. Yun ang gawin natin, paikutin natin. Kasi sayang yung tinagal mo sa bambansa kung wala kang napala, kung wala kang nagawa. Kung sakto lang na nakabili ka lang ng bahay mo o lupa mo, and then uuwi ka, siyempre, sa mahabang panahon mong pagtatrabaho sa ibang bansa, magkakaedad ka, baka wala nang kukuha sa'yo. Tsaka siyempre, tatama rin ka rin. Bakit? Isipin mo yung sinasahod mo sa ibang bansa. 5 beses o 10 beses ang laki ng sinasahod mo pag uwi mo sa Pilipinas, ganun lang. Hindi ka ba tatama rin? Mawawalan ka ng gana. So, ina-advise ko sa inyo, mag-ipon talaga. Dahil pag uwi nyo talaga, ibang-iba yung word o yung reality ng dadatnan natin sa Pilipinas. Sinishare ko lang ito mga kablol sa mga nakikita ko at mga experience na rin na naranasan ko. Kasi pangalawang bansa na pinuntan ko na ito, galing na ako ng Middle East, di ako sinuwerte doon sa Amman, Jordan. Sa mga hindi nakakalam. So yan mga kablol, maraming salamat na naman sa araw na to. Isa na ng mga work episode ko dito sa bansa South Korea. Sinamaan nyo na naman po ako muli. So siguro dahil hindi tayo nakaalis nung Sabado, sabi ko sa inyo dadali ko kayo dun sa Yongsan sa may pinakamalaking bilihan ng mga electronic gadget. Kasi na-busy tayo, mas inuna ko yung nag-part-time tayo. Sayang din yun. Isipin mo budget ng ilang linggo yun. May 2 weeks ko ng budget yun. Kagaya nga na sabi ko,
Dito isang araw lang sa Pilipinas, walong araw mo tatrabaho. Hindi ka ba, hindi mo ba i-grab? So, yun lang yung basic ano ko doon. Pinaka pinpoint ko doon, pinaka parang ano, bottom line doon, mga kablol. So, yun lang mga kablol, magkita kita muli sa susunod kong gagawin video. Shoutout po sa lahat. Ay, shoutout ko muna si ano, sandali lang po. Shoutout po pala kay Jeric Lasuran. Pa-shoutout kablol, solid viewer ako, subscriber mo ako, Jeric O. Luzaran, name ko. Special shoutout sa iyo, Sir Jeric O. Luzaran. So, waiting ako approval kay LT17 po ako, CBT2. So, yan, congratulations sa iyo, mga sir, madam, lalo na po sa inyo, Sir Jeric. So, stay safe lang po, at saka enjoyin lang po natin yung proseso, enjoy the process. So, tiwala lang at magdasal, huwag kayong ng pag-asa. Marami sa inyo ngayon ang status approval pa. So, eto na lang isipin nyo, kung talagang yung isang bagay para sa inyo. Kahit anong gawin mo, kahit gumastos ka pa ng malaki o ikaw pa yung pinaka mabilis o naunang nagpa-register, kung magpa-register ka, kung hindi rin sa will ni God na makapunta ka dito sa South Korea, walang mangyayari. So, samahan nyo ng dasal, tiwala, at enjoyin lang ang proseso. Mas maganda na kasi yung, huwag ka muna mag-expect ng maganda ka agad. Kasi pag nag-expect ka, yung over-expectation na sinasabi ko, magiging disappointment pagdating ng araw, masakit sa sarili natin. Baka mahirapan kayong makapag-move on o makapag-adjust. Kaya huwag muna kayong mag-expect ng mataas. So, enjoyin mo lang natin ang process. So, yun. Special shoutout sa Sir Jeric O. Punzalan. Tsaka special shoutout na rin sa mga solid kablul ko dyan, viewers ko, sa mga dati ko ng subscribers dyan. Maraming maraming salamat sa mga patuloy na pagtangkilik nyo sa aking mga munting video. At tsaka sa mga bago. At saka sa mga pala hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, kung nanonood ka sa video ko, nagugustuhan mo, isubscribe mo na kasi most ng viewers ko dito sa aking channel, 63 o 62% ng mga viewers ko na nanonood sa tuwing may video ko o upload na video, ina-upload na video na gagawin, hindi sila nagsusubscribe, nanonood lang sila, baka hindi pa nila alam. Libre lang po yan, mga ate, madam, sir, kuya, kapatid. Baka pwede nyo nga subscribe yung channel ko. I-link nyo lang yung subscribe and then bell button. Pakilagay nyo po yung bell button dun sa all para ma-notify kita sa tuwing may bago tayong videos na gagawin. Maraming salamat po at road to 3K subscribers na tayo. Kunting push na lang, kembot na lang, magki-3K na tayo. Sana. So, yun lang. Magkita kita tayo muli sa gagawin kong video. So, ito po muli si Christop TV Channel. Buhay abroad ko dito sa bansang South Korea. Anyo, aseo. And all in all.